Ina, ito ang iyong anak. Ito ang iyong ina. Ito ang isa sa mga huling mga salita ni Jesus sa atin. Huling mga salitang nagpapaalala sa atin ng mga mahalagang bagay sa kanyang buhay, kagaya ng kanyang ina. Napakaganda na kahit sa gitna ng sakit, gitna ng matinding pagdurusa, hindi nawala sa isip ni Jesus ang kanyang ina. Inisip niyang mawawala na siya sa mundong ito at walang mag-aalaga at kakalinga sa maiiwanan niya ang ina. Kaya nga't ang kanyang salitang ina, ito ang iyong anak. Pinagkakatiwala ang kanyang pinakamamahal na ina sa kanyang alagad, sa atin na kinakatawan ng alagad na pinakamamahal ni Jesus. Hindi ito pinangalanan upang lahat ng nagmamahal kay Jesus, lahat ng mga tumatalima at sumusunod sa kanya, kailangan na sa puso nila si Maria, ang ina ng ating Diyos. Kaya nga, sa pagninilay na ito, magandang ating pag-isipan, ating pagnilayan, ang kahalagahan ng ating mga ina sa ating buhay. Sila na madalas hindi natin na-appreciate, sila na madalas hindi natin napapasalamatan, sila na madalas nating natitake for granted. Alam ko namang mahal ako ni Mami. Alam ko namang lahat ng ito ginagawa ni Nanay. Alam ko naman na alam niya na mahal ko siya. Oo, alam ni Nanay, alam ni Mami, alam ni Mama na mahal natin siya. Pero hindi sapat na ganun na lamang ang ating pakikitungo sa kanya. Si Jesus, sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi niya nakalimutan ang kanyang ina. Si Jesus, laging may puwang ang kanyang ina sa kanyang puso, sa kanyang buhay. Kaya nga't sa ating pagninilay na ito, tayo ay humingi ng tawad kay Jesus sa hindi natin pagmamahal, sa binigay niyang ina sa atin. Una na yung ina natin dito sa lupa, ang ating mga nanay. Sa mga panahong hindi natin sila na-appreciate, sa mga panahong binigyan natin sila ng maraming sakit, problema, mga panahong nawawalan ng tulog, okay, hindi makakain sa kaiisip sa atin, sa mga problema ang ating dinulot sa kanila. Si Jesus hindi niya nais na magkaroon ng ganun kay Maria. Kaya humingi tayo ng tawad sa mga nanay nating hindi natin minahal, sa mga nanay nating inabuso, sa mga nanay nating iniwanan, sa mga nanay natin hanggang ngayon hindi natin mapatawad ang kanilang mga kasalanan at pagkukulang. Sa mga nanay na nawala na lang sa mundong ito, hindi man narinig sa atin ang salamat, hindi man narinig sa atin ang patawad, hindi narinig sa ating mga labi ang matatamis na salitang mahal kita, Nanay. Si Jesus, mahal niya ang kanyang ina. Siguro walang makakatulad sa pagmamahal ni Jesus kay Maria. Maski ano pang pagmamahal natin, debosyon, pamimintuho kay Maria, hinding-hindi natin mapapantayan ang pagmamahal ni Jesus sa kanyang ina. Kulang pa lahat ng ating papuri, kulang pang lahat ng ating pagtatangi para kay Maria. Kasi si Jesus, ang kanyang puso ay laging nasa kanyang ina. Kaya nga't yung salitang
Ina, narito ang iyong anak. Ito ay salitang pagtatalaga, pagbibigay sa atin, sa ating mga disipulo niya. Kagaya nga ng nasabi ko kanina, ang tunay na tumatalima at sumusunod kay Jesus, ang kanyang beloved disciple, laging nasa puso si Maria. Matatandaan natin kung pagpapatuloy natin yung pagbasa. Pagkatapos sabihin ni Jesus, anak, narito ang iyong ina. Ang sinabi, kinuha at kinupkup ni Juan si Maria at dinala sa kanyang tahanan. Alam niyo, mapalad kaming na nakapag-pilgrimage at nakapunta sa lugar na tinaguri ang lugar ni Juan at ni Maria sa Ephesus. Napakasimpleng bahay, napakasimpleng lugar, walang bagagarbong bagay. Bakit? Kasi wala sa lugar, wala sa bagay ang pagmamahal. Ang pagmamahal ay nasa gawa. Ang pagmamahal nasa pagpapakita nito sa iba't ibang ekspresyon ng ating pagmamahal. Si Jesus, sa maikling buhay niya na nilagi dito sa mundo, I believe hindi siya nagkulang sa kanyang pagpapakita ng pagmamahal sa kanyang ina. Sa Biblia, makikita natin na nung pinanganak si Jesus, may mahabang panahon ang tinatawag na hidden life of Jesus. At ang sumunod na eksena ay 30 years old na siya or so, at nagsisimula ng kanyang pagtuturo, ng kanyang ministry, okay, sa kanyang kapwa. Yung mga panahon na tahimik ang Biblia sa paglaki ni Jesus, yun ay mga panahon ng paghuhubog, pagmamahal, okay, ni Maria, ni Jose, at ni Jesus sa kanilang bahay. I believe Jesus grew up loving his parents. He grew up in wisdom and grace, sabi, di ba? Pagkatapos siyang mawala sa templo at nakita sila at natuntunan siya ng kanyang mga magulang, okay? Ang mga huling salita doon sa eksenang yun, he grew up in wisdom and grace in the eyes of God and the eyes of men. Okay? Kaya nga't yung mga taong pinuntahan ni Jesus nung siya ay nagpapagaling at gumagawa ng milagro, hindi makapaniwala. Okay? Kasi nga't si Jesus ay napaka-ordinaryong tao. Walang extraordinary na ginawa si Jesus siguro nung siya'y lumalaki. Okay? Kaya nga sabi, meron ba mga mabuting makikita at mahihita sa Nazareth? Okay? Pero si Jesus, sa kasimplihan ng kanyang buhay, pinakita niya ang kanyang pagmamahal sa kanyang magulang, lalo na kay Maria. Kaya nga't itong huling mga salitang ito ni Jesus sa atin ay humahamon sa atin. Sa pagmamahal natin sa ating mga ina dito sa lupa, mayroong binigay sa atin si Jesus. Ang secret weapon natin, okay? Ang ating mahal na ina. Kagaya ng mga nanay natin dito sa lupa, gagawin ang lahat para lang sa kanyang anak. Tatandaan ko ang aking nanay na palagi niyang sinasabi, alam mo ding, susubo ko na lang to. Pero naalala ko kayo, hindi na daw niya sinubo. At inuwi na lang. Diba? Lahat gagawin ng ina para sa kanyang anak. Okay? Ganon din si Maria. Siya ang binigay sa atin. Diba? Parang huling habilin ni Jesus sa atin. Okay? Si Maria. At si Maria na pinaghabilinan sa atin, gagawin ang lahat para tayo'y mahalin, para tayo'y malapit sa kanyang anak na si Jesus.
Kaya nga, dito sa ating pagninilay na ito, pasalamatan natin si Jesus sa kanyang bigay na ina sa atin. Pasalamatan natin ang mahal na ina na patuloy na gumagabay at nagmamahal at nag-aakay sa atin sa kanyang simbahan patungo kay Jesus, ang ating tanging tagapagligtas. At pasalamatan din natin si Jesus sa pagbibigay sa atin ng ating mga magulang, lalo ng ating mga ina. Sila na napakalaking biyaya sa atin. Sila na pinagkakautangan natin ang ating buhay. Wala ditong magsasabing, pinanganak ako, ako lang on my own. Lahat tayong naririto, lahat tayong niluwal ng ating mga ina. Maski nga si Jesus pinanganak ng kanyang ina. Kaya't na lang ang ating pasasalamat, abot-abot na pasasalamat sa ating mga inang nas dirito sa lupa. Kaya sa pagpapatuloy ng ating pagninilay dito sa mga huling salita ni Jesus, sa kanyang napipintong pagkamatay, itong mahalagang pabaon sa atin ni Jesus ay huwag sana nating dimutin. Lagi nating linangin at lagi nating mahalin.